Idol Rafi, si Roland Rodriguez. Humihingi po siya, Idol, ng tulong po sa inyo, Idol, na makausap ang kanyang misis na umuwi po ng probinsya para magbakasyon sana, Idol. Eh, ipinagtataka niya, Idol, hindi na daw po ito bumalik sa kanya. Gusto po niyang mabuo sa tulong po ninyo ang kanyang pamilya. Parang kaya ko nang hulaan to. Eh, sasabi ni Mrs. Ayoko na, puno na ako. Pagod na ako. Pagod na ako, puno ng salop. Diba? Sawang-sawa na ako sa mga pinagagawa mo. Idol. Or, alam mo na yung or. Or, yes, Idol. Matik. Meron ang nakitang bago. Na sinasabing mas better kay Mr. Yun. Mr. Rodriguez, magandang hapon po, sir. Yes po, sir. Sir Idol, magandang araw po. Opo, sir. Sir, anong sa palagay niyo, ba't kayo iniwan ni Mrs.? Sir, una wala siyang klarong dahilan. Pero nung nag-uungkat po yung kapatid ko sa mga gamit niya, may nakita po siyang mga padala po ng iisang pangalan ng lalaki. Tapos nagbabakasali siya uli na bumalik. Eh di ba lockdown, mahirap po ngayon bumalik sa Singapore. Ex-Singapore po siya, 3 months lang po siya napag-Singapore. OFW po si Mrs. Yes, yes po. Saglit lang po yun, 3 months eh. Hindi pa nga po legal yung pagkakapunta niya dun eh. Pero ang akin po ito po, wala po kaming klarong pag-uusap kung bakit ayaw nila ibalik yung bata. Bigla na lang po siya nagbago after na uwi niya ng galing Singapore. Okay, so yung bata na kay Mrs. Yes po. Ilang taon po yung bata? 5 po. Kasi po ang kinaalam niya po sa akin, is bibisitahin po yung lolo-lola magpapasko mag-New Year. Sir, nasa batas natin sir, below 7 years old, eh pag naghiwalay po yung mag-asawa o yung parents ng bata, mapupunta po sa babae. Ay, disarapi. Humihingi po ako ng tulong kasi po, hindi naman po sa lahat. Hindi naman po sa sinisiraan ko po siya. Hindi kasi po maalam mag-alaga yung asawa ko na yan. Yung anak ko po, madalas po ako po nag-aalaga. Oo nga sir. Eh, pero sir, yun ang nakasulat sa ating batas. Well, pwede kayo magreklamo, i-contest nyo po sa DSWD hanggang sa makarating sa korte, ibibigay nyo po lahat ng mga impormasyon na nakalap nyo tungkol sa kanyang mga hindi magandang pinanggagawa, and then gagawa ng assessment yung DSWD, and then i-forward ng DSWD sa korte, and then yung korte gagawa po ng desisyon kung kanino ba i-award talaga yung bata, sa iyo ba o sa kanya pa rin. Di ba, sir? Opo, ang ano ko na, sir, Idol, meron po ba ako may tulong regarding po dyan? Ito nga, sir, ayaw kami sagutin. Hindi po nga po naniniwala sa inyo. Matapang pa po sila eh. Kala po nila, niloloko ko sila eh. Ayaw po po sa kunin yung bata. Kaya nga, sir, kung ayaw niya po tayong sagutin, so meron po siyang dahilan kung ba't ayaw niya sumagot. So umiwas si Mrs. Mm-hmm. At karapatan niya po yon na sa kanya yung bata. Kung ayaw niya na sa inyo, hindi natin mapipilit. Tayo po magkikiusap lamang. Maliban na lang kung meron siya kasalanan. Halimbawa, meron kay ebidensya na siya ay nanlalaki. Then, ang ibang usapan Idol, po yun. Opo, Idol Rafi, pwede ko po maibigay kasi meron akong mga picture po na other account niya po sa Facebook. Tapos may inlalaki po cover photo siya. Tapos yung lalaki naman, siya naman yung cover photo. Ang gusto ko po sana, mahingi ng tulong para yung bata po may ibalik po sa amin. Here, in your arms, I'm right beside you. Everything else left behind you. Caught up in a mess of blankets, painted eyes and conversation. Time, all I want is to ignore it. I just wanna live here in okay. The moment. Yung picture ni Mrs., wala raw filter yan, sabi ni Sherry. Kasi marami siyang mga picture na pare-pareho at ganun daw kaganda. Ayan, sabi ni June Felicio, kung ganyang kaganda, maiyak din talaga ako, kuya. Naintindihan na kita. Paano niyo po na-meet itong si Mrs., sir? Actually, Sir Idol, ano po, kung mababalikan niyo po yung Yolanda, opo, kayo ng Taxo Tacloban. Opo, sir. Nagkaroon po yung company namin, kami po yung naging agent ng mga vessel na parating ng mga galing sa WH or relief. Opo, sir. Kami po yung nag-agent po, doon po siya nakilala. Anong trabaho ni Mrs. noon at that time, sir? Wala po. Nasa bahay lang po. Paano mo siya in-approach? Siya bang lumapit sa'yo? Ikaw lumapit sa kanya? Nagpakilala ka? At tapos na kinuha mo yung number niya? Nasa isang ano po kami noon. Nasa isang bahay po. Parang barracks.
doon po ako nanunuloy na malapit sa kanila, then doon po siya nakatira sa tita niya, yun po yung initial namin. Doon ko po siya nakilala. Ano po trabaho niyo at that time, sir? Yun po, shipping agent po kami. Kami po yung nag-aasikaso ng mga relief ng WHO, yung mga vessel na pupunta sa foreign. So at that time, dahil kayo yung supervising mga relief operations, nabigyan nyo ng relief goods, ito pong si Jemeline. Yes po, doon sa kanila nag-i-stay. Ah, doon kayo nag-i-stay sa kanila? Opo. May bahay sila noon? Tita niya po, opo. Yung tita niya po. Paano nangyari, sir? Nilapitan mo siya, nagpakilala ka, nag-usap kayo? Opo, simpleng ganun po, na nagkaroon po ng konting approach dahil binata, dalaga, ganun po, din na-attract po kami sa isa't isa. Ilan taon po si Mrs. at that time? Around 20. Kayo po? 30. 10 years po ang difference nyo? 12 po, 12 po tabi, exact yung difference ng edad namin. May anak po kayo isa? Yes po, yun nga po si Shin Gabriel po. Okay. Pagkatapos po ng Yolanda at nagkaigihan na kayo, kinasal na kayo agad? Yes po, opo. Nung kinasal kayo, lumipat na kayo na Manila? Yes po. That time, walang trabaho si Mrs. kayo lang po may trabaho? Yes po. Hanggang last year po, nagkaroon siya ng trabaho, December. Ano pong trabaho niya ng December? Sabi niya po, nag-apply siya ng ano po, ng singer daw po sa Singapore. Natanggap daw, hindi ko alam kung paano siya na kahit pa paano may problema yung kanyang mga papers. Pero nakalusot siya, nakarating siya sa Singapore? Yes po, opo, opo. At naging singer siya doon? Hindi ko po alam kung singer talaga kasi hindi niya pinapakita sa akin. Ang pagkakalam po, isang pub house po siya, na ang pub house yung pinaka-area ng lugar. Meron kasi mga balita rin. Pasensya na, ito yung mga balitang kumakalat. May mga Pinay, in fact, sa ang tawag dito human trafficking, na binabantento natin mga otoridad, na pupunta ng Singapore, pupunta ng Hong Kong, pupunta ng China, yung mga walker, mag-walk doon. At meron silang mga agent. Maraming beses na yung ating mga taga-immigration dito na naharang. Siyempre, yung pupunta doon, magaganda, may mga itsura. Naku, parang naamoy namin kaming iba dyan kay Mrs. Sabi ni Himay Pot. Sa sobrang ganda na Mrs., pasensya na. Okay. Jemeline? Hello po. Unang-una po, nakausap po na siya at ang nanay niya. Sinabi ko na po sa kanila lahat na ayoko na sa kanya. Wala na siyang dapat tabulin sa akin. Bakit? Ang anak na lang po namin ang dapat. Bakit ayaw niya po sa kanya, ma'am? Pakisabi nga the reason why? Sakal na ako sa ginagawa nila. Hindi niya ako mapipilit na babalik ako sa kanya. Wala po ibang dahilan. Ah, wala ibang dahilan. Basta't ayaw mo lang sa kanya. Sakal ka na lang. That's it. Ma'am, pwede ko makatanong, ma'am, diretso para makatulong din to sa mga manonood. Kayo ba nung pumunta sa Singapore? Meron po kayo manager? Opo. Wala. Ano na po yun? Tapos na po yung trabaho ko. Kaya nga, ma'am, nung pumunta kayo doon, ma'am, meron kayo manager? Opo, meron po. Okay. That's it. Yun na yun. Opo. Ayan, sir. Narinig mo? Nung pumunta sa Singapore, meron siyang manager? Yun na po yung sinasabi ko. Yun na po yun. Opo. Hanggang ngayon, kaya nga immigration, tuloy-tuloy yung crackdown. Mga Pinay, may mga itsura, pupunta yung Singapore, Hong Kong, China, Japan. Usually, ang contract sa manager, hindi sa doon. Contract niyan is mga 1 month, 2 months, pagbalik, marami ng pera. Tapos lalabas ulit, after ilang buwan. And then, labas-masok. Yung immigration natin, kuminsan nakakaharang yan. Nasasara. Kuminsan naman, doon sa lugar, bansa na pinupunta nila, nahuhuli sila, dinideport, binablocklist. So sir, ayaw na daw sa yun ni Mrs., basta't ayaw lang niya, yun lang, sawa na siya, wala lang, ayaw lang niya. Ang ano ko lang po dun, kung ayaw niya po sa akin, hindi niya i-settle, yung anak na lang po, sir, idol, kasi mas alam ko mapaayos po yung bata po sa amin, kasi hindi naman pasensya na sir, ako sir, ay talagang nagsimpatiya sa iyo. However, kasasabi ko lang po, may batas naman po tayo, na below 7 years old, mapupunta talaga kay Mrs., masakit to eh. Wala naman akong ginawang masama sa kanila. Bakit kailangan niya pang i-broadcast? Pwede naman nila ako kausapin ng maayos. Bakit naman ganun, Roland? Bakit yun naman kailangan dumaan pa kay Serapi? Maayos tayo nag-usap, diba? Kinausap ko ang nanay mo. Patunso na ayoko na nga sa'yo. Kung wala daw kapakilang sa kanya, yung bata daw ang kinaano niya. Binigla. Mas maganda yung kalagayan sa bata sa kanya daw. Oh. Gusto mo tatama ko ang anak ko, ay hindi rin ako papayag, Roland. Dahil ang tanong ko, naaalagaan mo ba ng ayos ang bata dyan? Alagaan? Sa tuwing tumatawag ako, ang bata umiiyak. Nasaan mami mo? Nandun sa labas at sa kabila. Pinapabayaan mo sa mga kapatid mo. Okay, ganito po. Sir,
Ubus na sa oras, off air, pag-usapin po namin kayong dalawa. Si Sherry po, pag-usapin kayo, susubukan po na baka maayos natin to sa magandang pag-uusap. Pero masakit nga talaga ito, sir. I sympathize with you. Yung bang sasabihin sa iyo isang araw ng misis mo, ayoko na, sawa na ako, sakal na ako. Bakit? Wala lang, basta lang. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Napakasakit noon. Ito, galing lang po ito sa netizens. Basahin lamang po namin. Galing po kay Defender MC27, pawok yan doon. Galing po kay Tagarot, may inchik na yan. And galing naman po kay Reyo Reyo, 100% meron ng iba yan si Mrs. Nakakita na ng maperang sponsor. Galing po kay Michael Apolinario, si Mrs. Lumalakad na. Sawa na siguro sa ano, pritong tilapia. Gusto crispy pata naman. Gusto steak. Ibang putahe. Hindi, mga steak. Siguro, nakasawa na yung puro pinakbit. Steak naman. Mm-hmm. Kailangan naman yung mga crispy pata. Mga ganon. Yun ang masakit. Ang sinasabi ko lang po, unang-una, para sa bata, opo. At tanong ko sa kanya, bakit kailangan niya pa ipaabot sa ganito, ma'am, na nagpo-proseso. Ngayon pa lang po, nagdadahan-dahan ako magproseso para sa anak ko din po, na para maayos yung pagkakasundo namin para sa anak ko, ma'am. Pero ang bakit kailangan pa niya umabot sa gano'n? Na pinapalabas niya sa lahat na gano'n akong babae. Bakit kailangan mo gawin yun, Lan? Hindi ko naman, hindi ko pinabayaan si Gabriel dito. Nakakausap mo si Gabriel sa video call. Makinig ka sa akin. Nakakausap ko. Makinig ka sa akin. Bakit nawa yan? Bakit siya kung pagkakausap? Kaya mo pausapin. Buong buhay natin yan. Di nasa sa poder ko yung bata. Tapos bibigla mo akong ganyan. Hindi ko alam yung ginagawa mo na yan. Ang ganda ng paalam mo sa akin. Nanay, halos atakihin sa sinabi mo sa akin. Sa sinabi mo. Pwede mo nang ibalik yung bata tapos sabihin mo sa amin, harapin mo kami, sabihin mo yung problema. Bakit po kayo hindi na lang nagpaalam kay sir? Ang paalam niyo, uwi ng probinsya. Ba't na lang po kayo biglang nawala, ma'am? Lagi niya nakakausap ang anak ko. Ang point ko lang kung bakit kailangan niya pumunta dyan, umabot sa gano'n. Ang ayos-ayos ng pagkakausap namin, pati ang nanay niya na sinabi ko na ayoko na sa anak niyo, hindi na ako babalik sa anak. Walang dahilan. Bakit ayaw mong bumalik? Yun ang question doon. Okay. Pero ma'am, ba't ayaw niyo pong bumalik? Baka pwede ma'am, bigyan niyo po kami yung pinaka-reason po ninyo, ma'am. Para malinaw din po. Siyempre ma'am, inaalam lang din po namin baka may malalim na dahilan kayo ma'am para iwan po yung inyong mister. Una-una pa lang mama, sinabi ko na sa kanya na ayoko na sa'yo. Hindi, ano nga yung dahilan eh? Kahit anong gawin ko wala na, hindi na talaga eh. Kumbaga para na lang sa anak sana namin. So, wala na kayo ng pagmamahal sa kanya ma'am? Bigla-bigla po? Noon ko pa sinabi sa kanya ma'am na magpapail ako ng annulment. Kumbaga para na lang sa anak namin ba? Pero pinapakausap. Habang pinoproseso sana yung annulment na gusto mo, ibigay mo sa amin sa side ko yung bata. Kasi yung nanay ko, 5 taon kasama yan, halos atakihin sa puso nung sinabi mong hindi mo ibabalik. Pinayagan ka ng maayos, tao ka nakiusap sa amin, tapos bigla mo kaming gaganyanin. Okay ka lang ba? Sabihin mo sa akin na gusto mo makuha ang anak ko sa'yo, sa puder mo? Pag anong ginawa mo ngayon lang, gusto mo buong mundo. Kung hindi mo na ako mahal, hayaan mo muna sa amin yung bata. Asigasuhin na kami mag-asigasuhin sa bata. Itataguyod namin yung bata. Ilan taon na po yung bata, ma'am? Sorry. Mag-aanin na siya ngayon. Okay. Ang bata po ay 7 and below. Dapat po matikyan sa nanay. Okay po. Ngayon po, hindi po tayo ang magde-decide kung saan po mapupunta ang bata. Kung gusto niyo po, sir, ipapa-assess niyo po sa DSWD. Sila po ang magsasabi, sir, kung ang bata po ay mapupunta sa inyo o mapupunta po sa nanay. Hindi po tayo, hindi po ako at hindi po si Ma'am Gemeline. Mag-undergo po ng assessment yan. Siyempre, aalamin din po yung background ng babae. Aalamin po lahat. Don't worry, sir. Ilalapit po natin yan sa DSWD. Kung gusto salamat niyo po, salamat po. Pagpa-file po kayo ng child custody, sir. Yun po yung ibig ko sabihin, sir. At ang sinasabi po ni Idol Rafi kanina, child custody po yun, sir. Apo. Masaya ka na lang sa ginawa mo. Masaya ka na. Ikaw itong inaano ko. Pwede ka na makumuhi dito sa bahay. Sabihin mo sa amin kung ano naging problema. Paano ko po sa bata, ma'am? Kasi po, nag-apply po kasi ako ng sa work ko din po sa ngayon. Dito, sa Tacloban po, para masuportahan ko din yung anak ko kahit papano. Ano pong trabaho, ma'am? Kahit ano po, sa ngayon po kasi muna, nagtulungan po na si mama sa business niya na
sa pikiri, ma'am. Iisipin mo muna yung side ni nila nanay tatay. Si nanay halos na hospital dahil sa binigla mo sila. Masisipin mo ang ginawa mo ngayon. Iuwi mo dito, pag-usapan natin yan. Kasi kami gusto namin pag-usapan. Okay. Ma'am Gemeline, willing po ba kayo na umuwi dito para po pag-usapan niyo po yung sa bata? Siyempre, pupunta po ako bukas sa DWD, ma'am. Manghihingi din po ako ng advice, ma'am. Okay. Fair enough po. Okay, ganito na lang po, ilalapit po natin yan sa DSWD para po sa Child Custody and Child Visitation Rights. Kasi ma'am, kahit pa paano, tatay po yan at may karapatan din po yung makita ang kanyang anak. Okay, ma'am? Yun po yung gusto kong iklaro mo dun sa mister mo. Hindi na nga po kayo nagpaalam ng maayos, tatanggalan niyo pa po siya ng visitation rights. Dito lang muna sa akin yung anak ko sa ngayon. Kung gusto niya sumuporta sa anak ko, hindi ko naman siya pagbabawalan eh. Okay. Makikita pa nila kanya po yung anak niya. Dalawang buwan na halos nandiyan yung bata. Hindi mo na nahayakap namin ng Pasko tsaka New Year. Dapat kasama yung buong pamilya. New Year. Ma'am, maitanong ko lang po. Bakit po ang pinaalam niyo po sa mister niyo ay uuwi lang po kayo ng probinsya? Well, in fact, ayaw niyo na po pala. Dahil pag sinabi ko, ma'am, sinabi ko na ayoko na sa kanya. Siyempre, ma'am, wala po akong kakampi dyan. Ako lang mag-isa at wala akong pamilya dyan. Ma'am, diretsahan po ha. Pasensya na rin po sa tanong. Meron na po ba kayong iba? Wala po. Wala pong iba. Sa ngayon, nagpo-focus ako sa anak ko, ma'am. Yun lang. Sa anak ko at sa pamilya ko dito na sinusuportahan ko. Lalapit po namin ito sa DSWD para po sa child visitation, child support, and child custody po ng bata. Alam mo, halos hindi ko nagkulang sa inyo kung paano ko kayo inalagaan, proteksyonan, tinaguyod. Mula gabi hanggang umaga, nagtatrabaho ako para sa inyo. Tapos biglang sasabihin mo, nasasakal ka sa akin. Ang talagang ayaw mo na sa akin. Ang inaano ko, isipin mo yung kinabukasan ng bata. Andito ako, nagtatrabaho ako para sa bata. Dito ako mag-isa, matututuan ko yung bata. Andyan sa inyo, ang daming bata dyan. Sino-sino ba nag-aalaga dyan? Puro mga kapatid mo lang, hindi mo matutuwan. Sir Roland? Opo. Maraming salamat po. SWD. Salamat sa ginawa ko ngayon. Appreciate ko sobra. Ingat ka na lang. Ingatan mo yung anak natin. Ingatan mo yung anak na talaga, anong maayos. Ganun na lang po, ipapatawag po kayo sa DSWD para po sa proper po, assessment po ng bata. Okay po? Salamat. Pag-uusapan nyo na lang po sa DSWD kung ano po yung mas better po sa bata. Sige po, Ma'am Gemeline and Sir Roland, maraming salamat po. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong action. Napaka lalapit po natin sa DSWD. Sige, okay, salamat po, ma'am. Okay po. Salamat po. 18.2 million na po kami stronger. Maraming salamat po. To God be the glory. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po muli. And kung nagtataka po kayo kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications sa videos, make sure nyo po na pindutin nyo po yung bell button, select nyo po yung all para lagi po kayong updated and hindi nyo po namimiss, syempre, yung mga latest videos ng Raffy Tulfo in Action. Dahil araw-araw po, walang mintis ang pag-upload ng Raffy Tulfo in Action YouTube channel. Raffy Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan.